Good day guys, welcome sa panibago ko na namang content, no? Ito yung continuation lang doon sa change oil natin dito sa Honda Click 125. Ang gagawin lang natin is magpapalit lang ako ng flyball, no? Na nabili ko sa Lazada. So mukhang okay naman siya kasi yung brand na to is marami namang positive review. So ang brand pala nito is Monza. So 13 grams pala yung pinili ko dahil gusto ko subukan na medyo lumakas pa yung torque o umarangkada siya. So dati kasi ang stock kasi ng Honda Click is 15 grams. So itatry ko tong 13 grams na to kung ano ba magiging performance na para dito sa Honda Click natin. So pagkatapos nun, itatest ride ko siya, magkakaroon ako ng separate review para sa dito sa flyball na to. Halika na guys, direct to the point na tayo as palitan na natin siya agad. Okay mga kapwa, bali ang kailangan pala natin is 22mm na socket, isang 19mm socket. Although hindi natin babaklasin yung sa likod, kailangan natin yung 19mm socket para dito sa pampigil dito sa Y-tool natin. Since wala naman akong impact wrench, no? So Y-tool lang ang ginagamit ko. So kailangan din natin tong wrench ng socket wrench. And also hindi natin kailangan to. Itong 8mm T-wrench para mabaklas natin dito yung mga to, no? So halika na, so, simulan na natin, baklasin natin to. So okay guys, ako kasi binabaklas ko muna itong air cleaner cover. Kasi nga dahil wala tayong impact wrench, no? Baklasin ko muna to para nasa ganun maluwag yung work area natin dito. So meron siyang 7 bolt guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tabi lang muna natin to. Malinis yan guys, no? So kasi kalilinis ko lang din yan. Kacha-check ko lang din to ng panggilid natin, no? Kasi medyo upod na yung ating yung clutch lining. So makita nyo naman, malinis. So hindi na natin kailangan linisin pa. So ngayon, babaklasin ko naman na itong mismong ating panggilid. So guys, inform ko lang kayo, magkakaiba yung sukat pala na itong mga to, no? So make sure na alam nyo kung saan yung mga piyesta nung bawat bahaba nung bolt na tinatanggal ninyo. Ako kasi ang discarte ko is kumukuha ako ng isang malinis na paper towel as inihilera ko siya. And yun, para nasa ganun matatandaan ko siya. Kaya nilalagyan ko ng paper towel kasi nga nilalagyan ko ng langis yung mismong mga thread ng mga tornilyo dahil para sa ganon hindi siya malow thread or hindi siya magkaroon ng erosion dun sa corrosion dun sa mismong thread niya. So hindi siya mahirap baklasin. Ayan guys, no, hinilera ko nga pala yung mga bolt natin, no. So for you to have a visual representation. So ganyan yung itsura niya at ganyan yung pesto niya nang base doon sa haba niya na yung pesto ng mga bolt. So sana makatulong din to sa inyo. So baklasin na natin to. Mga mapapansin niyo, mabilis lang siyang baklasin guys, no. Nilagyan ko kasi siya ng mga anti-sea space, yung Ceramisil, yung anti-sea space. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero pakita ko sa inyo. Ayan, kaya hindi siya nangangalawang doon. Kaya mabilis lang siyang baklasin. Na-experience ko na kasi kung gaano kahirap baklasin yan dati nung hindi ko pa nilalagay ng ganun. So ganito pala yung nilagay ko guys. Ito, ganito yung nilagay ko na it's a liquimoly anti-sea space. So
medyo may kamahalan nga lang to guys, itong isang ganito, alam ko parang 100 plus to itong Liquimoly na to. Pero usually ginagamit ko kasi to sa brake cleaning ng kotse para hindi siya mahirap tanggalin yung brake drum and also yung wheel sa kotse para hindi siya magkaroon ng corrosion. So ma-effective siya, matagal siyang gamitin. Pagka nilagay mo siya ngayon, hindi naman sa next time mo ay maglalagay ka. Siguro umabot siya ng taon bago siya mawala. So yun siya guys. Kaya kailangan natin na 19mm is para ikalang dito at pamigil dito sa ating white tool. Dito, ayan. Ayan. So kailangan din natin ito para extender dito sa ating pambaklas, no? Para mas madali natin siya maiangat. So, diin lang natin 'to. Tapos santayin lang natin 'yan ganyan. Yan. Lumawag na siya. Yan, lalawagan na natin siya, guys. Yan. So, gano'n lang yung discarte ko. Pangkalang lang itong ano. Okay guys, since malinis pa siya pero may mga alikabok yan for sure. Ang gagawin na lang natin is bugahan na lang natin siya ng blower, no? Anyway guys, nakikita nyo ba to? Para siyang meron siyang epoxy dito na parang rubber. May mga napapanood kasi ako before na tumatagas ng langis dito. And never ako, hindi ako naglagay nito kasi brand new ko nakuha to. Meron na talagang ganito dito. So siguro nilagay na to ng Honda for prevention. So by the way, heads up ko sa inyo yun. Baka sakaling mangyari sa inyo na meron tumatagas sa langis. Meron din talaga dito. So tinatakpan lang yung usual ito. May mga slider piece siya. Nalibre na rin. Pero ang sabi nila, karamihan daw sa mga re-review sa Lazada, hindi daw kasya eh. May mga tendency na hindi daw nagkakasya yung slider piece dun sa mismong CVT nila. Tingnan natin, i-reveal natin kung hindi ba kasya. Baka isa tayo sa mga hindi nagkakasya na ano. So, kuha tayo ng isang slider piece. Tingnan natin. So, compare muna natin kung tama ba sila. Ayan. So, mukha nga malaki, guys, no? Compare dun sa ano. Ayan, no? Mukhang malaki siya, oh. Tingnan mo. Pero mukhang malaki siya, guys. Tingnan natin kung papasok siya dun sa mismong ano. Pero okay naman, eh. Okay naman siya. So, na-rule out natin yun, no? So ito yung mga bola natin, mga kapwa. So Monza na 13 grams. Ayan, makikita nyo naman 13 grams, no. Ayan, 13 grams. Ibang-iba talaga siya doon sa stock. Ayan. Tsaka as you can see, parang medyo malaki 'to, yung diameter niya. Ayan, no. Diba? So, tignan natin kung ganito ba talaga ang design niya. Since 13 grams yung binili natin. Tignan natin, no, guys. Di ko alam kung paano siya ilalagay. Pag ganun ba siya, or pag ganun. Pero parang baliktaran siya. Lagyan na lang natin na siya na ganyan. Ayan, okay na. Nailagay na natin. Gamitin na natin siya. Para kasama na rin siya sa i-review natin yung buong package na ibinigay ng Monza. So, ayan. Lagay na natin to. Ganda ng kulay. Kulay yellow. Walang alog. Hindi siya maalog. Ayan. Okay. So, ikabit na natin to, guys. So, daan-daan lang tayo dito, guys, kasi may spline siya, ngipin. Baka kasi masira natin yun, no?
yun. Nasisilip ko na siya, lapat na siya doon sa loob. Ito na yung pangpigil niya, yung dito mismo, no? So, ganyan na lang natin siya. Yan. Ikipitan na natin siya. Mahigpit ng mahigpit. So, gamitin natin to. Huwag masyadong mahigpit para nang sa ganun is hindi tayo mahirapan sa susunod. Yan. Okay na. So, pandar natin siya. So, yun. Walang pagpag. Maganda. All good siya, guys, no? Walang pagpag yung ano natin. Ikabit na natin uli, guys, yung mga pinagbabaklas natin kanina. Okay, guys. May discarte pala dito sa pagkabit ng mga tok ng mga tornilyo dito sa may air cleaner natin para hindi siya malostred. So natutunan ko din to sa kay Motobis, no? So shout out sa iyo, Motobis. Salamat sa tip na binigay niyo sa amin. And by the way, ganito siya, no? So ilalagay mo muna siya. Then iikot natin siya ng counterclockwise yung paluwag. Pag narinig niyo na yung tak, yung clicking sounds na yon, then higpitan nyo na siya. Ganon siya, no? So, smooth na smooth siya. So, effective nga talaga. So, gawin natin uli dito. So, ikot natin ng counterclockwise. Isa pa. Ayun. So, clockwise ulit. So far and so forth, no? Gawin nyo lang sa lahat ng ano. Para na sa ganon. Minsan kasi tumatabingi yan eh, na tumatabingi yan at tapos pag hinigpitan nyo, yun na, na nalolow thread na siya, gumagawa na naman ng bagong thread. Kasi plastic lang yung pinagkakapitan yan, mga kapwa. Kaya dapat maingat tayo. Okay mga kapwa, no, tatry natin ngayon na i-test ride siya. It's a short test ride lang, no, since may pupuntahan din naman ako dun sa may kabayanan namin. So, tignan ko, ano? First impression ko, no, nung umarangkada ako kanina, no, medyo mas magaan nga yung ano niya, yung hatak niya compared doon sa stock, no. Kasi doon sa stock talaga nararamdaman ko medyo mabagal siya. Pero konting-konting difference lang naman siya. Hindi siya ganun kalaki yung difference ng pagkalakas ng hatak niya, pero parang naging mas smooth yung hatak niya ngayon. So mas malakas ng konti. So expected naman kasi 'yon kasi nga from 15 to 13 grams, so 2 grams lang naman yung ating binago, is kukunti lang din syempre magbabago doon sa hatak natin. Pero yung, alam nyo yung feeling na pagka nire-revolution nyo yung motor, eh, para siyang lumulutang. Parang ganun siya eh. Ayawan ko lang ito guys, no, pagka sa top speed, kung ano bang magiging top speed niya. Usually nakaka 108 ako na top speed eh, pero ewan ko lang ngayon kung mata-top speed niya pa ng 108. Okay, we will check that soon. Pero ngayon hindi ko ma-check yun dahil it's a short ride lang to, no? Okay guys, I think I can have my final verdict ngayon dito sa Monza Flyball 13 grams, no? So, meron naman talagang pinagbago dun sa hatak niya compared sa dati. Kasi pag nire-revolution ko siya ngayon, eh para siyang magaan. Parang ang gaan ng Honda Click at para na siyang lumulutang. So, may pinagbago talaga, ramdam mo naman talaga yon. However, hindi siya ganun ka... kalaki ang difference niya kumpara natin doon sa stock. Kasi once na nandun ka na sa middle of the throttle, na mararamdaman mo na na medyo bumabagal na yung hatak niya. So, siguro kung ibababa pa natin siguro ito ng mga nasa 11 grams or 10 grams, eh makukuha niya na yung hatak na hinahanap ko. Well, definitely, okay na ako dito sa 13 grams, no? So hanggang dito na lang guys, puputulin ko na to. Dito ko na tatapusin ng video ang video na to. So I hope na nag-enjoy kayo and meron kayo natutunan dito at na nakatulong to na kung ito'y bibilihin nyo o hindi. So once again, this is Jeff from with Kapwa Moto TV. Have a nice day and thank you.